Hi guys, naririto ka ba dahil sa alaga mong aso? Dahil ba sa numinipis na balahibo at mabalakubak na balahibo nito? So, kung yun ang dahilan, ay tama ka ng video na napuntahan. Kaya, kung ako sa'yo, panoorin mo to hanggang dulo. Gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung ginamot ko kay Cholo sa aking alagang aso na Shih Tzu, kung paano ko ba ginamot yung kanyang balakubak at kung paano tumubo ulit yung manipis na balahibo niya sa tenga. Una sa lahat, hindi po ako veterinary. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano ang ginawa kong home remedies para sa aking alaga na si Cholo na nagkaroon ng balakubak at numipis talaga yung balahibo niya sa tenga. Papakita ko na lang dito yung picture niya na manipis pa yung kanyang par, yung par niya dito sa tenga. Hindi ko sinasabi na veterinary ako ha. Mas gusto ko pa na sabihin sa inyo na kung malala na yung balakubak ng alaga niyo o yung rashes ng katawan niya is mas maigi na dalhin niyo siya sa veterinary. Kasi bit mismo yung makakaturo ng proper way ng panggagamot sa kanya. Yun. Hindi ko sinasuggest na parang gawin niyo yung ginawa ko kasi hindi natin alam kung baka may komplikasyon or may mga parasites. Kaya nagkakaganyan yung mga alaga natin, ha? So, ito na nga guys, yung ginawa ko kay Cholo para para gumaling yung kanyang balakubak o maalis yung balakubak niya sa katawan tsaka yung balahibo niya para tumubo, ito yung ginawa ko sa kanya. Unang-una ay pinapaliguan ko siya ng twice a week or kung maaari ay once a week nyo lang siyang papaliguan kasi pag araw-araw nyo siyang pinaliguan, doon nadadamage yung skin nila. Yung balat nila doon na the damage. Kaya sila nagkakaroon ng mga rashes, mga balakubak na ganyan dahil nga sa naaano yung protection nila sa kanilang katawan. Parang naaalis or nababawasan. And then, tuwing umaga, pagkakagising ko, siya agad yung kinukuha ko si Cholo. Hinahaplas ko tong virgin coconut. Pakita ko yan. Ito, virgin coconut oil. Ito is nabili ko sa Lazada. Nakalimutan ko lang kung ano bang shop yun. Ito yung nilalagay ko tuwing umaga, pagkagising ko, tapos tuwing matutulog na kami, nilalagay ko to sa part na may balakubak siya, tsaka doon sa part na luminipis yung kanyang balahibo. Ito, nilalagay ko ito. Huwag masyadong madami guys ha. Kasi ito, mainit ito sa katawan. Mainitan sila nito. Kaya kumbaga, yung parang mabasa lang yung ano nila, yung balat. Parang ganun. And then, may ginamit akong sabon sa kanya pag pinapaliguan ko siya. Papakita ko na lang dito kasi naubos na. Hindi ko na sa inyo maipakita yung box. Isesearch ko na lang siya sa Google, yung picture niya. Papakita ko dito. Ilalagay ko dyan sa top para makita nyo kung ano ba ang sabon yung ginamit ko. Tsaka, ang alam ko is binababad muna yon sa kanya ng 5 minutes. Kasi yun yung ginagawa ko. 5 minutes ko siyang binabara ng sabon na gano'n. Para ma-observe nung balahibo niya yung sabon na yon. Maganda siya kasi mabula yung sabon na yun. Yun yung ginagawa ko, yung routine ko sa kanya is nilalagyan ko nga nito tuwing umaga at hapon itong coconut oil. So far, nawala naman yung ano niya, yung balakubak nawala. Tapos yung balahibo niya sa tenga is kumakapal na. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito na nga. Wait lang, Cholo. Papakita ko sa inyo yung kinalabasan. Ang kulit. Wait lang, Cholo. Papakita ko sa inyo. Ang kulit si Cholo. Wait.
Wait, oh, hala, hindi ko na naano. Saglit, pakita natin yung channel na yan. Wait lang, pakita natin yung ano. Hala, oh, tingnan mo. Makulit kasi masyado si Cholo. Wait lang, pakita natin yung ano. Lumago na. Manipis yun dati. Cholo? Uy, stop. Ay! Lumabas na! So, yun na nga. Yun yung ginawa kong routine sa kanya. Ayan, o. Oh. Behave na siya ngayon, o. Oh. Diba? Tumutubo. Medyo ano pa nga, eh. Kita natin, Cholo. Ito, manipis yun dati. So, yun, guys. Yun yung ginawa ko sa kanya. Everyday routine na ginawa ko para tumubulit yung kanyang balahibo sa tenga. So, tsaka para mawala yung kanyang balakuha. Maraming salamat kayo sa panunood at sa pagtapos ng aking mini vlog or vlog. Thank you!